Basta mga kapatid, kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na tayo'y magiging tagumpay sa buhay natin, dapat nakikita yan sa mga kilos natin, sa mga ginagawa natin. Dapat may manifestation yung faith natin. Hindi pwedeng nasa isip lang natin yon tapos walang nangyayari na action sa life natin. Yung faith natin should change the way we do things, the way we live our life, the way we communicate, the way we present ourselves, the way we live our life, mga kapatid. Faith should make our life different, should make our life stand out. You know, yun talaga yung fruit ng faith natin. Dapat kitang-kita yan, mga kapatid. Hindi dahil sinabi natin na, mananampalataya tayo sa Panginoong Diyos, magiging tagumpay na tayo. Yun lang yung nilagay natin sa isip natin na hindi natin iniintindi kung ano yung talagang kalakip ng pananampalataya, no? Yung kalakip ng pananampalataya is talagang paniniwala at talagang pagsunod sa Panginoong Diyos. Yung faith na yun should allow us, should enable us, should convince us that we really need to follow God, that we really need to listen to Him, to obey Him in everything that He is saying sa atin. So mga kapatid, katulad nga ng sabi natin, kailangan nating mabilong sa family ng Lord, which is makikita natin yan sa church. No, yung mga mananampalataya, naniniwala, especially our pastors, yung mga nagtuturo sa atin ng Word of God. Yan, kailangan mabilong tayo dyan kasi dyan madidevelop talaga yung spiritual life natin, yung totoong faith kay God, yung totoong values ng Lord, character ng Panginoon, and ano yung dapat nating i-apply din sa buhay natin. Dahil sabi nga ng Lord, kung dapat we should imitate Him, dahil yun yung talagang representation, yun talaga yung proof na ikaw ay anak ng Lord, no, kapag nakikita tong mga to. And of course, alam naman natin na mayroon may magsasabi na possible na hypocrisy lang yan or hindi totoo yun about you. Pero kapatid, alam mo yun, hindi ikaw yung sinasabi ng tao. Ikaw yung sinasabi mo na ikaw. Yung pinaniniwalaan mo na ikaw. So kung naniniwala ka na ang model mo talaga is si Lord Jesus Christ, at naniniwala ka talaga na authentic yung mga ginagawa mo sa mga actions mo at yung manifestation sa buhay mo, talagang this belongs to the Bible, binabasa mo yan, tapos yan yung ina-apply mo sa life mo and sincere ka sa mga yan, you will never listen to whatever people thinks because ikaw mismo kumbinsido. And I believe eventually God will touch these people na gawin din yung mga tama sa buhay nila and not judge people. God bless.